Go, Prof. Then, ang question, ang gusto ko tanongin si Director Dwayne. Kasi yung, I mean, yung having a timeline is a very interesting technique yan sa pag-storytell. So, sa experience mo, ano kaya yung tawag dito? What are the challenges and the exciting parts when you are using this timeline technique? Yung dalawang timelines. Oh, yung dalawang timelines. Meron pa akong kasamang dalawang writers. Si LJ Del Doc, galing siya sa theater. Saka si Carlo Vergara, sa kanya yung Sasha Zaturna. Siya yung gumawa nun, kumikero tsaka writer din. So parang umupo kaming tatlo. Although, alam ko na naman kung saan siya papupuntahin and lahat-lahat. Mas okay din yung may kabatuhan kang iba pang writers. So parang ayun, parang in-outline namin kung paano. Pero pagdating sa edit, kung minsan nagbabago pa rin siya. Pinaka hindi nasunod script wise yung episode 4. Edit na yung nag-jump-jump. Pero alam ko din na kailangan kong gumamit ng mga mirroring. Kailangan meron akong itatanim tapos aalihin sa present. Kailangan yung dalawang timeline, kahit magkaiba, kahit dun sa episode 3 na nai-inlove si Loy sa kay Vin, tapos si Shine, napo-fall out of love siya. Doon, kay Vin din, na iba yung character. Very tricky siya kasi, different yung nararamdaman ng characters, pero i-jump-jump mo doon sa emotions na yun. Tricky at the same time, sobrang challenging niya. At yun naman yung laging I look forward to. Yung seamlessly tatahiin yung ganung klaseng storya na dapat hindi magkasama tapos pagsasamahin mo. So parang ayun. Yun siya. Tapos na ba siya? I mean, how many episodes? 7 episodes. Tapos na po. Okay. 1 to 4 pa lang. Tapos mamayang 12 midnight yung 5 to 6. Yun. So, can you say na the ending is not predictable? Kasi we've seen a lot of movies din eh, from Hollywood and also from here, na ganun din yung technique. Hindi ko po alam eh. Paang sure lang ako, I ended that way. Hindi, lagi tuwing gumagawa ako, nagsusulat ako, hindi para aesthetically pleasing, para manggulat ng audience, it's always for the story. Story is always the king for me. So parang kung paano siya nag-end is because feeling ko yun yung hinihingi sa akin ng storya. Di ba there are two timelines? Ano? Yes. Ba't kailangan niyang i-rewrite yung task niya to improve yung present? I'm just... May mga bagahe lang kasi ni Chantal 2018 na actually hindi naman niya alam. Hindi niya alam nagbit-bit pa ngayon until magkaroon nung reunion. Parang doon nabuksan yung Pandora's box. Ika nga. Ayun, yun siya. Tapos, ayun, doon niya marirealize yung mga bagay-bagay. Congratulations. Thank you, Prof. Very sounds interesting. Thank you, Prof. Thank you. Prof, manood ka ha? Episode 1 to 4. Yes, Prof. Alam ba, ako, Kuya Aaron, gusto ko lang din i-share. Lucky ako kasi napanood ko na hanggang 7. Pero may episode kasi na parang mapifeel ko na ay, ito yung tatakbuhin hanggang ending. Pero napanood ko na yung 7, abangan ninyo at sana ma-experience din yung experience ko na hindi siya yung ina-expect kong track ng kwento. Yun so, lang. So, hindi na siya predictable. Mm-hmm. Oh, congrats. Eh, susunod na magtatanong ay si Inay Aster Amoya of People's Journal and Pilipino star niya. Alam mo, Aaron, nawindang ako kanina sa tanong ni Romel na lahat kami, walang hindi pwedeng tumapat sa kanyang tanong. So anyway, Romel, listen to this. Sa inyong lahat, including Direk, anong part ng past nyo ang daladala nyo sa present at gusto nyong ituloy sa future? Direk? Direk? Ano po ulit, sorry?
Sabaw. Ano po ulit? Ano yung dala-dala ko? Ano yung nangyari ano sa akin? Ano yung part, Derek, ano yung part ng past nyo na gusto nyong, na ipinagpapatuloy nyo sa present at gusto nyong ituloy hanggang sa future? Hirap. Dala-dala ko sa past ko. Siguro, kaya kong sabihin na ako si Chantal. So parang bata pa lang ako, I was already obsessed in telling stories. Parang kahit ano pa yan, kahit tula, photography, filmmaking, obsessed na ako, chismosa na ako, inita kong chismosa eh. So parang yun yung feeling ko dala-dala ko until now at gusto kong dalhin until the future kasi I'm, yun yung feeling ko, purpose ko dito eh, yung magkwento lang. I'm pangit ng may lang, pero I think yun ako. Yung obsession ko with stories, gusto ko siyang manatili sa akin at dalhin ko pa siya sa future. Okay na po ba yan? Ako, ano ba? Siguro may gusto kayong marinig na mas specific, pero kasi ang totoo, buong-buo ko siyang dala-dala. Kumbaga, kung ano yung nangyari sa akin dati, hindi ko kakalimutan yun. Sa rami ng nangyari sa akin dati, nagpapasalamat pa rin ako hanggang ngayon. So, ang hirap, sa sobrang dami ng nangyari, ang hirap na isa lang ang banggitin. Pero, buong past ko, is what makes me who I am right now. And hindi naman I can humbly say na gusto kong dalhin hanggang sa future ko. Para hindi na ako umulit sa mga pagkakamaling ginawa ko. Yun po. Yun po ang totoo. Yun lang eh. Walang anything ano specific. Papa. Sa akin din po gano'n. Kasi syempre okay, yung mga... yung kasi paras lang kami ni ate, ano, Shaina, magka ano... Hindi, gusto kong dalhin sa future at bit-bit ko ngayon sa present. Yung mga lesson na natutunan ko, yung mga gabay sa akin, yung pagpayo sa akin, yung mga na mga nakakatanda. Yun yung gusto kong bit-bitin ngayon hanggang future. Yung mga payo, maging humble, magdasal. Ayun lang po. Amy? Sa past ko po, ever since po nung bata pa po, talagang kumakanta na po ako. So, yung mga lessons ko po nung bata pa po ako, yung mga tinuturo po sa akin, hanggang ngayon po, ina-apply ko pa rin po siya sa sarili ko. Kasi, alam ko po na parang yung mga tinuturo sa akin, hindi ko pa as in talaga, as in, nagagawa siya ng buong-buo. Kaya hanggang sa future po, sitry ko pong gawin siya. Yun, try ko po yung sarili ko na i-push siya, kung ano yung tinuturo sa akin, na maabot ko yun. Kaya, yun lang. Veen? Alam niyo naman, I'm passionate about health. My lifestyle, as sa akin, may past, dala-dala ko yun every day. And up to now, I'm working on it still. And it's a future, yeah, simple lang. It's a specific one. And it's a plan of a future din. Ako po siguro, parang kay Direk Dwayne, parang dream ko po talaga maging part ng process ng filmmaking. Tapos, ngayon pong nandito na po ako, siguro madadala ko lang from the past to the future is like hard work. Magtrabaho lang po. I do not know everything, so yun, gusto ko lang po matutunan as much as I can. Sa akin po, siguro yung sa pag-arte. Kasi simula bata pa lang ako, yun na talaga yung gusto ko. At alam ko na sa pag-arte, dun ko mayaangat yung family ko. Yes, Kuya Ira. Thank you, kay Angelie. Yeah. Sino naman ang susunod nating makakachika this afternoon? Ito, Von, passionate din pagdating sa kanyang health. Walang iba kundi si Michael Bix Almacen of Bix Plus. Passionate. Wait lang, kasi direct, napanood ko yung ano, yung first two episodes. Napansin ko lang, parang may pagkakahawig konti dun sa starting over again nila Piolo and Tony. Na
estudyante na in-love sa teacher, then nagsusulat sa dear future self. Are you aware of that movie? Ako, aware ako. Napanood ko yun eh. Pero iba din naman yung tinahak niya. Malayo din siya doon. So, hindi siya ganun. Hindi siya copycat of some sort. Yes, yes. And kung may isusulat kayo sa Dear Future Self ba yun, ano yung isusulat niyo? Ano yung mensahe niyo para sa sarili niyo sa future? Yung akin, nagsulat talaga ako nun. Tapos nakuha ko na siya mga 5-3 years ago na pinadala ko noon pa sa sarili ko. Tapos nakalagay doon, sana meron ka ng isang pelikula. Sana nakatuluyan mo yung asawa ko ngayon. Sana may anak ka na din. So, meron na din akong anak ngayon na 5-year-old. So, lahat nung isinulat ko doon sa futureme.org kasi tunay yung site. Totoo yung site. Futureme.org. Ay, kahit pa paano, nagawa ko naman. Pero doon sa isang hiling ko sa kaibigan ko na sana may girlfriend na siya. Hanggang ngayon, na siyang girlfriend. So, yun lang. Pero, ayun, yung nasulat ko to. Pero dumating naman yung sulat. Dumating po siya email. May mga iba kasi na hindi dumating daw. Ah, talaga? Dumating sa, paano yun eh, parang specific date or parang nakalagay doon, 3 years from now, 5 years, or put a specific date. Parang ganyan. How about sa cast? Kung may susulat kayo sa Dear Future mo. Ako, well, to add lang no, dun sa sinabi ni Direk, I think after watching this, sana ma-inspire yung mga kabataan na magsulat sa sarili nila. It would be nice, diba, to parang see kung saan ba talaga ikaw din nila ng buhay. Kung kagayon ka ni Direk Dwayne na parang she's blessed na nakuha niya yung kung ano man yung sinulat niya. Or siguro, isa-surprise ka ng buhay na ang layo-layo ka niya, hindi ka niya doon dadalhin. So it would be interesting siguro, no, 5-10 years from now. Pero kung meron akong isinulat, kumbaga si Shaina, let's say 10 years ago, namnamin mo, gaya ng sinasabi ko sa mga pamangkin ko, dahil hindi ako nakapagsulat sa sarili ko, sinasabi ko na lang sa kanila, namnamin ninyo, huwag kayong magmadali. I think yung generation ngayon, parang nagmamadali silang mag-mature. They want this, they want that, yung mga millennials. But then, I always tell them na huwag kayong magmadali dahil madali pa yung buhay ninyo ngayon. Maghintay kayo kapag totoong responsibilidad na yung maibibigay sa inyo. Ako din, parang in a way, na kaya nga nang sabi ko kanina, na-force ako na magtalaga or maging responsible at a very young age. I'm not saying that's wrong. I'm actually grateful na nangyari yun. Pero dun sa mga hindi naman ganun ang hinaharap, huwag kayong magmadali, namnamin ninyo ang ganda ng buhay. How about naman yung iba? Siguro po, 10 years from now, sasabihin ko po sa sarili ko, ay don't give up. Makukuha mo rin yung gusto mo at saka lagi ka lang mag-pray kasi yun ang path mo papunta din sa ako. Ano man yung gusto mo at lahat naman ipoprovide sa'yo ni Lord kaya trust Him. Yun lang. Praveen? To my future self, ako, masabi ko, just chill. Kasi lagi ako nag-worry. Lagi ako nag-aalala. Ako, kung weird to, ako, 10 years from now, what I see, sana, wala lang, image lang yung nakikita ko, I'm on top of a mountain, na yung anak ko nasa balikat ko at yung mahal ko katabi ko. Aww. Sino nakikita mo yung mahal na yun? Sinam niya naman. Yun yung sana. Ako po, sana in 10 years, rapper na po ako. Hindi ko ba lang, sana masaya lang din po ako, para ngayon. Thank you. Ako sana 10 years from now, nakapagpatayo na ako ng isang malaking bahay or building para sa mga homeless na tao. Saka, para yan. And Liza. Grabe naman. Ang hirap naman tapatay ng bahay sa'yo. Hindi naman yun! Parang pag may sinabi ako, parang ayun na. Tsaka building yan dahil. 10 years.
10 years from now, 10, 30 na ako nun. Aray ko! Pero tayo yung pasinabi, 30 din ako. Sorry, sorry. Siguro, ano, hirap. Siguro gusto ko yung nagawa ko na yung gusto ko. Sabi kasi natin siya yun, di ba? Huwag muna magpadala. Pero ang gusto ko noon, 30 years, hindi na namin pinaproblema yung pera ng family. Yung may pambayad gawin, hindi namin iisipin yung mga pambayad ng bills, yung ganon. Sana ganon na 10 years from now. Masayang family. Yun lang, masayang family at saka good health sa family. Yun lang yung gusto ko. Okay na po ba yun? Okay, you're on. Bix, yes? Oo. Thank you, Bix. Ito, hindi na...